Hi guys, welcome to my channel or welcome back to my channel. So for today's video, we're gonna do a little bit of a mukbang moment and some question and answer with none other than, which is my mom. Katul. Hi guys. So yun, matagal ko na po siyang pinipilit na mag-film with me, kaso ayaw niya po, opo, ang dami niya pong panash, ang dami niya pong sinasabi. And then, yun. So, let's get right on to the video. So, Mom, what do we have here? We're having a samji. Just the two of us. Yeah. Like, mother and son. So, we have here some pork. Then, we have some romaine lettuce with ice because... to make it crunchy. Period. And then, some samjang, please. So, kaya po ako tumitingin sa side na to kasi po tingin po ako ng tingin ng screen. Baka mabother lang po. Ayoko nga nung ginagawa ko. Ganito po yan. Kaya po kami nakabili ng samgi kasi eto po, nag-crave po siya ng samgyupsal. Ay, ikaw yun. Hindi, ikaw yun. Nag-computer po siya and then sabi niya, Nak, gusto ko ng samgi. Tapos, syempre ako, dahil mahilig din po ako ng samgi, syempre, pinatulan ko na din po, opo. Tapos, siningit ko na din po tong vlog na to kasi po, masyado pong busy ang schedule nito kahit puro naman Netflix lang Netflix, opo. So, yun, magluluto na po tayo. Ay, meron na po palang nakasalang dito kasi po, take na po kami ng una kaso dami niya pong vlog po, opo. Mag-aasa po ako ng questions while cooking. The first question is, how old were you when you had your first child? I think I'm 30 years old. She's 30 or whatever. Brett Panrak Kagorn. And then, the next question is, what was your hardest thing about being pregnant for 9 months? The hardest thing for being pregnant for 9 months is that when his daddy is away from me because he's working in Manila and he's just came back every Friday of the week. Anong trabaho ni Papa? The aircon here sa company ng Los Angeles. Nung ano, nung 9 months ko na lang, how am I doing inside of your room? For 9 months? Siyempre, gumagalaw ka na. Yung parang nagsisim sa loob. That gumagalaw, feels me. Gumagalaw daw ako, guys. Oo, that feels me, siyempre, happy. At saka, siyempre, gumagalaw na ang anak ko. And that's a precious moment for a mother, I believe. Yeah. Can you think of any good things to enjoy during this 9 months? Like during good thing is that, syempre, expecting a baby na. Kaya lahat naman ang nanay, kung habang nagbubundas, syempre, hinihintay na yung time ng pangananak. So, that's the good thing. That's the good thing. Yeah, that's every mom is waiting for that. So, next question. In your opinion, were all the things you've heard about childbirth accurate or way off? Some are accurate. Kasi minsan, yung mga kwento-kwento, minsan nakakatakot kasi. Okay, so next question.
What would be your advice for someone who is about to have a baby? Like dun sa mga... I will advise. Advice mo na lang para sa mga teenage mo. Okay, I would advise na... Sana, kasi karamihan ngayon, mga bata pa, nabubuntis na. Yeah. So, at the end of the day, na yung parang mag-mature na sila ng konti. Nandun kasi yung time na nagsasawa na sila, naghihiwalay. So, ang magiging maapekto nun is yung mga bata ang naapekto. Madami, madami po kasi ng ano, lalo na nowadays, madami na pong agad bumubukha ka, opo. Madami na din po yun, agad din po nabubuntis. So, that's my mom's advice for you na sana makatulog sa inyo kasi naging mommy na din. So, next question. What has been the hardest thing about being a mom? The hardest thing, I think there's nothing hard because everyone want to be a mom. So lalaki ka, gusto mo maging ano? Gusto mo? Appearance, of course, like that. Yeah. Lalo na ano, pag the way you handle it, di naman magiging mahirap kung ina-handle mo nang maayos yung baby mo. Yeah. Next. What has been the most rewarding thing about being a mom? The most rewarding thing is siguro pag makatapos ng pag-aaral ng anak ko and then makahanap ng trabaho and then tulungan niya rin ako, ganun lang po. Your study is not bad. So I'm very much thankful kasi hindi mo rin pinababayaan yung pag-aaral mo. Stop! I'm blushing ma! Ako nga lang, minsan, laging bibindot ng phone, hindi mo mautusan, at laging dali. Yeah. Tsaka, isa pa, no? Ngayon na kayo ako, mabangkada. Part naman po ng ano yun, di ba? Yes, it's a part. Kids. Mga friend ko, di ba part naman yun? It's a part, pero... Ang paligan mo! Paligan. It's a part, pero minsan sumusubray. Okay, what was the most surprising thing you discovered about being a mom? For me, I think the surprising thing is that, siguro, hindi ako masyadong ano sa bagay. Yung parang hindi ako nakukontento kung hindi ko napapayak ang bata. Kaya, pero hindi siya ganun kagaling mag... Pero ngayon na may anak na ako, medyo nagbago ako. Kaso nga lang, kung ano yung nakalakihan ko na ugali or mga anong dati is that isang salita lang ng magulang, makikinig ka. Pero ngayon, ang mga batang millennials, Diyos ko po, ang titigas ng ulo. Lalo-lalo na to, nakahigh blood po ako lahat. Well, yun din yung nakuha ko kay mama ko sa mga ibang bata. Hindi rin po ako nakukontento minsan pag tawag dito, pag hindi ko sila napapainan. And pag hindi po dumadampi yung kamay ko sa kanila. Kasi po, ayoko po sa mga bata yun. Kasi diba guys, meron mga ibang bata na sobrang papansin, gano'n, yung talagang sinasabi na nagawa nila. Kaya dahil doon, napapaiyak ko sila kasi ayaw ko. Share ko lang. So, next question. What is the best memory you have involving your child? Yan, panagala ako eh. Siguro nung nagpunta kami ng mga. Punta sila ng Hong Kong. Yeah, yun din yung sasabihin ko. Yun din yung sasabihin ko. May nakasabay kami kasi sa lift. No, ako na. Because that's my, diba? May nakasabay kami sa lift. Ang sabi ng isang foreign guy, sabi niya. How are you? Yan po ang tanong sa kanya.
And then, ang sagot ba naman eh? I'm 5 years old, sabi niya. And I'm proud. Proud po ako sa sinabi kong yun. And yun din po. Kasi that is his first English mali. Siyempre, 5 years old pa lang po nun ako. Siyempre, hindi pa ako marunong. Kaya yun din po yung nasagot ko. And proud po ako dun sa sinagot ko yun. Am I? So, next question. What is the worst thing your child has ever done? The worst thing? Everything. Just, everything. Katamaran. Pero alam niyo yan, guys. Malambing yan. Pag may gusto kayo pabili, hindi pwede bigay agad. Kasi dapat, hindi sinasanay ang bata din. Kasi, paano kung pagdating ng panahon, wala kang pambili, eh di ano ka, nga nga. Siyempre, kaming dalawa ni mama. Meron kami yung heart-to-heart siya. Tapos, minsan, tinatanong ko yung mga bagay na yun. Bakit di niya agad binibili yung mga bagay na yun? Eh, ako lang naman mag-isa. Lalo na, ako lang mag-isa. Para, pagdating na nung araw, hindi ako mahirapan sa lahat ng ginagawa ko. At dahil sa murang edad pa lang, ayun, yun natututunan ako ng about sa life. What habit did you wish your child didn't have? Everything again.